Mga kwentong kababalaghan ni Mang Growly. Maraming salamat sa mga nakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa pagsuporta sa channel ko at mag-thumbs up para ipagpatuloy ko ang paggawa ng mga kwentong kababalaghan. Sa isang maliit at tahimik na nayon, may isang lalaking nagngangalang Mang Juan na nagtitinda ng mga sariwang gulay sa palengke. Isang umaga, habang siya'y nag-aayos ng kanyang tindahan, biglang lumitaw ang isang maliit na duwende na ang pangalan ay Duwini. "Kamusta, Mang Juan? Ako si Duwini, isang mabait na duwende. Narinig ko ang iyong mga mabubuting gawain, at nais kong tulungan ka sa iyong negosyo," sabi ni Duwini ng may ngiti. Si Mang Juan, bagamat nagulat, ay matamis na ngumiti at sumagot, "Salamat sa iyong mabait na intensyon, Duwini. Paano mo nais akong tulungan?" Ipinakita ni Duwini ang isang maliit na butil na ginto. "Mang Juan, ito ay mahiwagang butil na magdadala ng swerte sa iyong tindahan. Ilagay ito sa pinakamataas na bahagi ng iyong tindahan bawat araw, at tiyak na bibilis ang pag-unlad ng iyong negosyo." Walang pag-aatubiling tinanggap ni Mang Juan ang mahiwagang butil at sinunda ng payo ni Duwini. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Mang Juan na dumarami ang kanyang mga customer at mas marami na siyang naibentang gulay. Sa bawat araw, lalo pang lumalaki ang kita ni Mang Juan. Natuwa siya sa tulong na ibinigay ni Duwini at naging magkaibigan ang dalawa. Gayun din, naging paborito na si Mang Juan ng mga duwende sa kanyang lugar. Napagtanto ni Mang Juan na ang kabutihan at pagiging mabait sa iba ay may magandang bunga. Isang araw, habang si Mang Juan ay nagtatrabaho sa kanyang tindahan, bigla siyang inalok ni Duwini ng isang maliit na papel na may nakasulat na magandang balita. "Mayroon akong nabalitaan na malapit dito ay isang lugar kung saan nagtatanim sila ng mga bihirang halaman na siguradong magugustuhan ng mga mamimili mo. Gusto mo bang bisitahin natin?" Sabi ni Duwini. Tumanggaw si Mang Juan ng may tuwa, "Oo, Duwini. Salamat sa imbitasyon. Sama mo ako sa lugar na iyon para mas lalo pang mapalawak ang aking kakaibang halaman." Sa pagdating sa lugar, napakita ni Duwini kay Mang Juan ang isang magandang hardin na puno ng kakaibang halaman na hindi pa niya nakikita sa dati niyang pamilihan. Tinulungan siya ni Duwini sa pag-akyat at pagkuha ng ilang piraso ng mga mahalagang halamang iyon. Masigla at puno ng enerhiya si Mang Juan habang ini-examine ang mga halaman. "Salamat, Duwini. Siguradong magugustuhan ito ng aking mga customer. Ito ay magdadagdag ng kakaibahan sa aking tindahan." Habang bumabalik sila sa Nayon, napag-usapan ni Mang Juan at Duwini ang kanilang mga pangarap at karanasan sa buhay. Natutunan ni Mang Juan na hindi lamang sa pagtitinda ng gulay umiikot ang kanyang buhay kundi pati na rin sa mga bagay na naiambag niya sa komunidad. Naisip ni Mang Juan na ang pagiging bukas sa mga bagong oportunidad at pagtanggap ng tulong mula sa iba ay nagbubunga ng masaganang karanasan at magandang pagbabago. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumago ang tindahan ni Mang Juan. Dahil sa pagtulong ni Duwini, nadagdagan ang kanyang mga kaibigan na mga duwende. Ang kanyang mabuting kalooban at pagiging tapat ay nagdulot ng positibong enerhiya sa kanilang nayon. Isang gabi, dumating si Duwini sa tindahan ni Mang Juan na may kasamang mga kaibigang duwende. May dalang mga handog na masasarap na pagkain at kakaibang bulaklak. "Mang Juan, ito ay para sa iyo at sa iyong matagumpay na tindahan. Salamat sa iyong kabaitan," sabi ni Duwini. Masayang tinanggap ni Mang Juan ang handog at nagpasalamat, "Maraming salamat sa inyong mga biyayang ito, Duwini. Tunay kayong mga mabuting kaibigan." Sa pag-uusap ng grupo, nalaman ni Mang Juan na may malapit silang bayan na may napakagandang pista. Nag-aalok si Duwini na samahan siya para doon makilala pa ng mas maraming tao at mapalawak pa ang kanyang negosyo. Sumang-ayon si Mang Juan ng may kasiyahan. Sa pista, ipinakita ni Duwini ang kahusayan sa pag-entertain ng mga tao.
Binigyan niya ng saya ang lahat at dahil dito, mas nakilala si Mang Juan at mas marami pang tao ang naging interesado sa kanyang mga gulay. Sa pagtatapos ng pista, nagtulungan ang magkaibigan na magayos at maglinis. Sa kaharian ng mga duwende, ipinakita ni Mang Juan ang kanyang utang na loob sa pamamagitan ng paghanda ng masarap na hapunan para sa kanilang lahat. Naisip ni Mang Juan kung paano ang simpleng pagtulong at pagiging mabait ay maaaring magbukas ng mga pintuan ng kasayahan at tagumpay sa kanyang buhay. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalong umunlad ang tindahan ni Mang Juan. Dahil sa tulong ng mga duwende at ang malasakit ni Mang Juan sa kanilang mga kaibigan, naging kilala na siya hindi lamang sa kanilang nayon kundi sa mga karatig bayan din. Isang araw, dumating ang isang kilalang negosyante mula sa malapit na lungsod. Nabalitaan niya ang tagumpay ng tindahan ni Mang Juan at naisipan niyang makipag-ugnayan sa kanya para sa isang posibleng negosyo. Tumulong si Duwini at ang iba pang duwende upang ihanda si Mang Juan sa pagharap sa negosyante. Binigyan nila siya ng mga payo kung paano makipag-usap at paano mapanatili ang kanyang integridad sa negosyo. Sa di inaasahang pagkakataon, natuwa ang negosyante sa kalidad ng mga gulay ni Mang Juan at sa kanyang mahusay na serbisyo. Nagkaroon sila ng malaking deal na nagbukas ng pintuan para sa tindahan ni Mang Juan na maging supplier sa mas malalaking tindahan sa lungsod. Nang malaman ni Mang Juan ang magandang balita, nagpasalamat siya sa mga duwende sa kanilang tulong at pagmamahal. Si Duwini ay nagbigay ng isang munting kahoy na may malamagic na bisa. Ito ay simbolo ng iyong tagumpay at pagiging mabuti sa iba. Ingatan mo ito, Mang Juan. Ang kahoy ay inilagay ni Mang Juan sa pinakamataas na bahagi ng kanyang tindahan, kasama ang mahiwagang butil na unang ibinigay sa kanya ni Duwini. Sa paglipas ng mga panahon, napagtanto ni Mang Juan na ang kanyang tagumpay ay hindi lamang sa sipag at tiyaga kundi pati na rin sa pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Si Mang Juan ay nagpasyang magbigay ng bahagi ng kanyang kita sa mga proyektong makakatulong sa komunidad. Ang kanyang kwento ay naglingkod na inspirasyon sa lahat, patunay na ang kabutihan ay may kakambal na tagumpay. Sa mga buwan na nagdaan, mas lalong umunlad ang tindahan ni Mang Juan. Ang samahan ni na Mang Juan at ng mga duwende ay naging halimbawa ng pagkakaisa at pagtutulungan sa kanilang nayon. Isang araw, naisipan ng mga duwende na ipagdiwang ang tagumpay ng kanilang kaibigan. Nagtulungan sila upang mag-organisa ng isang masayang pista sa nayon, kung saan nagkaroon ng mga paligsahan at sayaw. Ang lahat ay nagbibigay pugay kay Mang Juan, ang mabait na nagtitinda ng gulay na naging inspirasyon sa kanilang lahat. Dumalo ang buong komunidad, kasama na ang mga taga-lungsod na naging kaakibat na rin sa tagumpay ng tindahan ni Mang Juan. Nakita ng lahat ang halaga ng pagkakaisa at pagtutulungan, at nagsilbing inspirasyon ang kwento ni Mang Juan at ng mga duwende. Sa mismong pista, may isang espesyal na bahagi kung saan ipinakita ni Mang Juan ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tulong na ibinigay sa kanya. Ang mga duwende, kasama si Duwini, ay nagbigay ng isang munting alahas bilang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan. Ang pista ay nagdulot ng kasiyahan sa buong nayon, at naging tradisyon na ang pagdiriwang ng tagumpay ng isa't isa. Dahil sa positibong halimbawa ni Mang Juan, muling nagbukas ang mga puso ng mga tao sa kahalagahan ng pagtutulungan at pagkakaisa. Napatunayan ni Mang Juan na ang kahulugan ng tagumpay ay masigit pa sa material na bagay. Ito'y nasusukat sa dami ng mga kaibigan, pagkakaisa, at pagkakaroon ng magandang ugnayan sa komunidad. Sa paglipas ng mga taon, nagpatuloy ang tagumpay at pag-unlad ng tindahan ni Mang Juan. Ang kanyang kwento ay kumalat sa iba't ibang lugar, nagbibigay inspirasyon sa marami na maging mabuti at tapat sa kanilang gawain. Isang araw, dumating sa nayon ang isang batang nagngangalang Miguel. Siya ay isang ulilang bata na lumaki sa pader ng isang simbahan.
Si Mang Juan, na laging handang magbigay ng tulong, agad na itinanghal si Miguel bilang kanyang anak. Tinuruan ni Mang Juan si Miguel ng mga sekreto sa pagtatanim at pangangalaga ng mga gulay. Si Dewini at ang mga duwende ay naging kasama rin sa pagtuturo, nag-aalok ng kanilang mahigang pambukid. Ang munting tindahan ni Mang Juan ay naging parang palaruan ni Miguel, na masigla at masaya sa kanyang bagong pamilya. Sa tulong ng mga duwende, nadagdagan ang ani ng tindahan at mas marami pang tao ang napapasigla ng masasarap at sariwang gulay mula kay Mang Juan. Napagtanto ni Mang Juan na ang pagtulong at pagtanggap ng bagong kasama sa kanyang buhay ay nagdadala ng mas maraming biyaya. Ang pagkakaroon ng anak na si Miguel ay nagdulot ng kasiyahan at kaganapan sa kanyang puso. Ang tindahan ni Mang Juan ay hindi lamang tagumpay sa larangan ng negosyo kundi nagiging daan din ito sa pag-usbong ng mga bagong pagkakataon at relasyon. Ang kwento ng mabait na nagtitinda ng gulay at ang mga duwende ay nagpapatuloy, nagdadala ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng kanilang naaabot. Sa paglipas ng panahon, nadama ni Mang Juan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na puso at pagtanggap sa mga biyayang dumadating. Ang kanyang tindahan ay hindi lamang naging tagumpay sa larangan ng negosyo kundi naging lugar ng pagkakaisa at pagmamahalan. Isang araw, may dumating na paanyaya kay Mang Juan na maging bahagi ng isang programa sa telebisyon. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami, at naging kilala siya hindi lamang sa bansa kundi pati na rin sa ibang mga lugar. Ang mga duwende, kasama si Dewini, ay laging nariyan upang magbigay suporta at magbahagi ng kakaibang kaalaman sa pagtatanim. Ang kanyang tindahan ay naging modelo ng sustainable farming na itinuturo sa iba't ibang komunidad. Dahil sa kanyang advokasya sa wastong pagtatanim at pangangalaga sa kalikasan, naging kilala si Mang Juan sa larangan ng environmental conservation. Nagkaroon siya ng pagkakataon na makipagtulungan sa mga organisasyon na naglalayong mapanatili ang kalusugan ng kalikasan. Sa pag-unlad ng kanyang tindahan at ang kanyang advokasya, nagkaroon din si Mang Juan ng pondo para sa mga proyektong pang-edukasyon sa kanyang komunidad. Naisip niyang ibahagi ang biyayang natanggap sa mas nakararami, lalo na sa mga kabataang nangangarap ng mas magandang kinabukasan. Si Mang Juan ay nagtatagumpay hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa pagiging ehemplo ng mabuting mamamayan. Ang tulong ng mga duwende, ang kanyang tapat na puso, at ang kanyang layunin na makatulong sa iba ay nagbukas ng mga pinto ng posibilidad at tagumpay sa kanyang buhay. Sa pagdating ng anibersaryo ng tindahan ni Mang Juan, isang malaking selebrasyon ang ipinagdiwang ng buong Nayon. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa lahat, at ang pagtulong ng mga duwende ay nagdulot ng kasiyahan at tagumpay sa kanilang komunidad. Sa araw ng selebrasyon, nagkaroon ng parada at paligsahan sa pagtatanim ng mga gulay. Naroroon ang mga kaibigan ni Mang Juan, pati na rin ang mga tagalungsod na napabilib sa tagumpay ng mabuting nagtitinda ng gulay at ng kanyang masayang pamilya ng mga duwende. Isang espesyal na bahagi ng selebrasyon ay ang pagbibigay ng parangal kay Mang Juan mula sa lokal na pamahalaan. Isa itong pagkilala sa kanyang ambag sa ekonomiya at sa pagsulong ng makakalikasan at maayos na pamamahala ng likas yaman. Sa gabi ng selebrasyon, nagkaroon ng masiglang pista kung saan nagbigay ng kasiyahan ang mga duwende sa kanilang masigla at makulay na sayawan. Si Dewini, na naging mahalagang bahagi ng buhay ni Mang Juan, ay nagbigay ng paanyaya para magsalita. Salamat sa inyong lahat sa pagiging bahagi ng kwento namin ni Mang Juan. Ang pagtutulungan at pagmamahalan ay nagbukas ng mga pintuan ng tagumpay sa aming Nayon. Ito ay patunay na ang kabutihan at pagiging mabait ay may malaking kapangyarihan. Nakita ni Mang Juan ang kanyang mga anak, kasama ang masiglang komunidad ng mga duwende, nagdiriwang ng tagumpay at pagkakaisa. Ang kanyang kwento ay nag-uumapo ng inspirasyon,
Patunay na sa simpleng pagtulong at pagiging mabuti, maaaring makamta ng tunay na tagumpay at kasiyahan. Isang malaking hakbang ng pagbabago ang dumating sa buhay ni Mang Juan. Nang makatanggap siya ng sulat mula sa isang kilalang pahayagan na nag-aanyaya sa kanya para maging speaker sa isang pandaigdigang kumperensya tungkol sa sustainable farming at community development. Dahil sa kanyang tagumpay at mga naging ambag sa komunidad, naisipan si Mang Juan na tanggapin ang hamon. Sinamahan siya ng mga duwende, lalo na si Duwini, na nagpa siya ring suportahan si Mang Juan sa kanyang misyon. Sa loob ng kumperensya, ibinahagi ni Mang Juan ang kanyang kwento at ang papel ng mga duwende sa kanyang tagumpay. Nakakamangha ang reaksyon ng mga kalahok, na naging mas lalong nangarap ng magandang kinabukasan sa kanilang mga sariling komunidad. Pagkatapos ng kumperensya, maraming organisasyon ang lumapit kay Mang Juan para makipagtulungan sa kanilang mga proyekto. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala ang mga eksperto sa larangan ng pagsasaka at environmental conservation. Naging kilala si Mang Juan sa buong mundo bilang tagapagtanggol ng kalikasan at tagapagtaguyod ng sustainable farming. Bunga nito, nadagdagan ang kita ng kanyang tindahan, at mas marami pang tao ang naging interesado sa pagtutunan ng kanilang kalikasan. Naisip ni Mang Juan ang kahalagahan ng pagiging bukas sa pagbabago at pagtanggap ng mga oportunidad. Ang tulong ng mga duwende, lalo na ni Duwini, ay nagbukas ng pintuan para sa isang mas malawakang misyon sa buhay ni Mang Juan. Sa paglipas ng panahon, mas lumalago ang tindahan ni Mang Juan, at mas naging malawak ang kanyang impluwensya sa larangan ng sustainable farming at community development. Ang mga duwende, lalo na si Duwini, ay naging mga kasangga niya sa pagtataguyod ng mga proyektong naglalayong mapanatili ang kahalagahan ng kalikasan at ang pag-unlad ng mga komunidad. Isang araw, habang si Mang Juan ay nag-aayos ng kanyang tindahan, dumating si Duwini na may masiglang ngiti. "Mang Juan, dumating na ang panahon para sa amin na bumalik sa aming sariling kaharian. Ngunit alam namin na ang mga aral at tagumpay na natutunan mo ay magpapatuloy." Napuno ng lungkot si Mang Juan, ngunit alam niyang ang paglisan ng mga duwende ay bahagi ng kanilang sariling paglalakbay. "Salamat sa lahat, Duwini. Ang inyong tulong at pagmamahal ay hindi ko malilimutan. Sana'y magtagumpay kayo sa inyong sariling kaharian." Sa pamamaalam, iniwan ni Duwini kay Mang Juan ang isang espesyal na halaman na may malamagic na kapangyarihan. "Ito ay simbolo ng aming pagkakaibigan at ang pag-usbong ng pagbabago na iyong naging daan." Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy ang paglago at tagumpay ng tindahan ni Mang Juan. Bagamat nawala ang mga duwende, ang kanilang mga aral at inspirasyon ay nanatili. Naging inspirasyon si Mang Juan sa iba pang mga negosyante at mga komunidad na nais makamta ng tagumpay sa pamamagitan ng pagiging tapat, masigla, at mapagmahal. Napagtanto ni Mang Juan na ang kanyang kwento ay isang yugto lamang sa mas malawakang paglalakbay ng kanyang buhay. Ang pagtulong ng mga duwende ay nagbukas ng pinto ng mga pagkakataon, at sa bawat pag-ikot ng oras, ang kwento ng mabait na nagtitinda ng gulay ay patuloy na sumusulong, nagdadala ng pag-asa at inspirasyon sa kanyang ating komunidad. Sa paglipas ng panahon, mas naging kilala si Mang Juan sa industriya ng pagsasaka at environmental conservation. Ang kanyang tindahan ay naging pangalan sa sariwang gulay at prutas na hindi lamang masarap kundi kilala rin sa kanilang sustainable farming practices. Isang araw, habang si Mang Juan ay naglalakad sa kanyang tindahan, napansin niya ang isang batang nagtitinda ng maliliit na halaman sa kanto. Lumapit si Mang Juan at napagtanto na ito ay siyang anak ni Duwini, ang duwende na dati kasama niya. "Kamusta, Mang Juan? Ako si Dimas, anak ni Duwini. Iniwan sa akin ni Ama ang paborito mong halaman na may malamagic na bisa. Gusto ko sanang itulong sa iyo dito sa tindahan," sabi ni Dimas.
Masayang tinanggap ni Mang Juan ang tulong ni Dimas at itinuro ang mga pagtatanim ng mga espesyal na halaman na naiwan sa kanya. Sa pagtutulungan ng magkaibigan, lalo pang nagbukas ang tindahan ni Mang Juan sa mga bagong produkto at konsepto. Isa-isa, nagkaroon sila ng mga proyektong naglalayong magbigay impormasyon at edukasyon sa mga mamimili patungkol sa sustainable living at pagsasaka. Ang tindahan ni Mang Juan ay naging sentro ng kampanya para sa malusog na pamumuhay at pangangalaga sa kalikasan. Napagtanto ni Mang Juan na ang pagtulong ng mga duwende ay nagbukas ng pinto sa walang katapusang paglalakbay ng pagbabago at tagumpay. Ang kwento ng mabait na nagtitinda ng gulay ay teritoryo ng pag-usbong, nagdadala ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng mga taong sumusubaybay. Sa paglipas ng mga taon, naging haligi ng komunidad si Mang Juan at ang kanyang tindahan. Ang mga prinsipyo ng sustainable farming at pagmamahalan sa kalikasan ay naging pundasyon ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Isang araw, dumating si Duwini sa tindahan, kasama ang iba pang mga duwende mula sa kanilang kaharian. Sila'y puno ng tuwa sa mga nagtagumpay na proyekto at sa tagumpay ni Mang Juan. Naghandog sila ng munting regalo bilang pasasalamat sa kanilang naging pagkakaibigan. Bilang pagkilala sa iyong kabutihan at dedikasyon sa kalikasan, Mang Juan, nais naming ibigay ang mahiwagang susi ng kaharian ng mga duwende. Ito ay magbubukas ng mga pinto para sa iyo, kung sakaling kailanganin mo pa ng tulong, sabi ni Duwini. Tinanggap ni Mang Juan ang regalo na puno ng pasasalamat. Salamat sa lahat, Duwini, at sa inyong lahat. Ang inyong tulong at pagmamahal ay naging malaking bahagi ng aking tagumpay. Sa mga sumunod na taon, lumakas pa ang ugnayan ng tao at mga duwende. Ang tindahan ni Mang Juan ay patuloy na nagsilbing inspirasyon at modelo para sa ibang komunidad na nagnanais ng pagbabago. Nakatayo si Mang Juan sa harap ng kanyang tindahan, kasama ang kanyang pamilya ng mga duwende, at napagtanto niyang ang kanyang kwento ay isang magandang paglalakbay ng tagumpay at pagbabago. Ang kwento ng mabait na nagtitinda ng gulay ay nagwakas ng may pag-asa at pagmamahal, nag-iwan ng alaala ng pag-unlad at pagkakaisa sa kanilang komunidad. Sa kabila ng mga tagumpay at kasiyahan, may bagong yugto na naghihintay kay Mang Juan at sa kanyang mga kaibigan na mga duwende. Ang pagiging mabait at tapat ni Mang Juan ay patuloy na naging pundasyon ng kanyang buhay. Isang araw, habang si Mang Juan ay nagtatrabaho sa kanyang tindahan, dumating ang isang bata na tila nawawala. Matapos siyang mapansin ni Mang Juan, natuklasan niya na ito ay isang batang duwende na hindi kasama sa kanilang grupo. Nawala po ako, Mang Juan. Ang aking pangalan ay Tino, sambit ng batang duwende ng may kaba. Dahil sa kanyang mabait na puso, agad na tinanggap ni Mang Juan si Tino sa kanyang tindahan at nagsilbing pangalawang tahanan para dito. Ipinakita ni Mang Juan kay Tino ang mga pagtatanim at pag-aalaga sa mga halaman. Sa kanyang pagtuturo, lalong naging masigla at masaya si Tino. Sa paglipas ng mga araw, natutunan ni Tino ang mga aral ng mga duwende tungkol sa pagmamahalan, pagtutulungan, at pagiging tapat sa kanilang mga gawain. Ang tahanan ni Mang Juan ay naging isang pambansang halimbawa ng pagkakaroon ng masiglang komunidad na nagtataguyod ng pagkakaisa. Narito si Mang Juan, kasama ang mga kaibigan niyang duwende at ang bagong miyembro ng kanilang pamilya, si Tino. Ang kwento ng mabait na nagtitinda ng gulay ay nagpapatuloy sa pag-usbong, isang magandang simula ng panibagong yugto ng pag-ibig at pagtutulungan. Ang tindahan ni Mang Juan ay patuloy na nagbubukas ng pinto para sa pagbabago at pag-usbong. Si Tino, ang batang duwende na nadagdag sa pamilya, ay nagdala ng bagong liwanag at kasiglaan sa buhay ni Mang Juan. Isang umaga, habang sila'y nag-aayos ng tindahan, dumating si Duwini na mas lalong nagbigay kulay sa araw. Kasama niya ang iba pang mga duwende na handang magbigay tulong sa mga gawain.
Kamusta, Mang Juan? May dala kaming mga espesyal na halaman mula sa aming kaharian. Ito ay para sa iyo at kay Tino, ani the Winnie ng may kasamang tuwa. Nagpasalamat si Mang Juan at si Tino, at kasama ang mga duwende, ipinalitaw ang kakaibang mga halaman sa tindahan. Dahil dito, mas lalo pang dumami ang mga mamimili at bumisita sa kanilang tindahan. Naging isang pambansang kaganapan ang tindahan ni Mang Juan, kung saan nagkaroon sila ng isang malaking parada at paligsahan. Ang buong komunidad ay nagkakaisa sa pagdiriwang, nagpapakita ng pasasalamat sa mga aral at tagumpay na ibinahagi ni Mang Juan at ng mga duwende. Sa pagtatapos ng araw, nagtipon ang pamilya ng mga duwende at si Mang Juan para sa isang espesyal na kasiyahan. Salamat sa pagiging bahagi ng aming kwento at sa pagiging tapat na kaibigan, sabi ni The Winnie kay Mang Juan. Tumawa si Mang Juan at sinabi, ang inyong pagkakaibigan at tulong ay nagbukas ng mga pinto para sa mas marami pang tagumpay. Ang kwento ng mabait na nagtitinda ng gulay at mga duwende ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at pag-asa sa aming komunidad. Buong saya at pasasalamat ang bumabalot sa tindahan ni Mang Juan. Ang kanyang kwento ay hindi lamang isang kwento ng tagumpay kundi pati na rin ang pagkakaroon ng walang hanggang pagkakaibigan at pagmamahalan sa isa't isa. Hanggang sa lumago ng lumago ang tindahan, marami na siyang mga branch sa mga kabilang barangay, at marami na rin siyang mga buyer na kumukuha sa kanyang mga gulay. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ang tindero ng mga gulay tinulungan ng isang duwende. Maraming salamat at kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong kababalaghan.